Let's cook galunggong in Dubai. Kalain mo naman, nakarating yung galunggong dito sa Dubai. Tignan mo yung presyo dito, oh. 560 dirham. Sobrang mahal, di ba? Tapos, walang isang kilo yan. Kumbaga, tignan mo yung mata niya, namumula na, hindi na talaga siya fresh. Tignan mo, oh. Wasak na ang kanyang tiyan. Hindi na siya virgin. Wasak na. Ilagay na natin ang ating galunggong. Social distancing para hindi magdikit-dikit at maghawa-hawa. Natin para hindi mangamoy ang bahay natin. Tips para hindi mangamoy ang bahay ni Amo. Maglagay tayo dito ng isang maliit na kaldero na may tubig at lalagyan natin ng konting downy. Ito, downy para hindi mangamoy ang bahay ng ating amo. Papakuluan natin dito.
Ayan, habang nagpapakulo tayo ng ating downy, andito naman si Galunggong. Ayan. Para iwas langsa ng ating bahay. Baka patasikin tayo ni Amo dahil malangsa na ang bahay natin. Ang bahay nila pa. Ang dami yung atang mantika nilagay ko. Lumangoy tuloy yung isda. Ayan guys, habang nagpipreto tayo, kumukulo ang ating downy. Ayan, downy. Ito yung gamit kong downy. Any kind of downy. Any kind of downy para naman kahit pa paano mabawasan ang amoy ng isda sa loob ng bahay ni Amo. See, balik pa rin na natin ang ating galunggong. Walang social distancing. Ayan, dumikit na tuloy. Ay! Nasira na. Naku po. Well, ito lang ang nasira. Wow, hirap naman na ito. Okay, takpan natin ulit para maluto ang sakadila. Yan guys, ang tips paano magluto ng isda sa loob ng bahay ni Amo. Dahil yung mga taga Middle East, bawal ang amoy at ayaw ng amoy ng mga amo ang malaksang bahay. Kaya ito ang tips natin, downy. Downy, yan. Habang kumukulo, nagpiprito tayo. A few moments later. Okay everyone, kain tayo. Kain na tayo. Ito yung aking lunch for today. Ayan, coriander tsaka cucumber with sawsawan at galunggong. Tara, kain tayo. Ang init.
gutom. Ulo. Ulo. Walang ligtas ang ulo sa taong gutom.